So para pag may nabasa kayong news or pag may na-encounter kayo sa go trade or may nag-uusap, mas makakasabay kayo sa mga terminologies, okay? Welcome, welcome to GT Investing Group. It's a Discord group chat to guide you sa tamang landas sa US stock market. Okay? I am Sir Seth. I am an ex-US stock broker. And I've been in the industry for 10 plus years. And our topic for today is about US stock market lingos, as nakikita mo dito. And then, And then subtopic is about risk management for investors, right? About risk management for investors. So start tayo. So key stock market trading terms. Start tayo. Ah. So una, we both know kung ano ibig sabihin ng buy and sell. Siyempre, bumili ka ng company ay bumili ka ng shares. Sell is ibenta mo yung shares mo, right? Meron naman tayong bid and ask. Ibig sabihin ng bid, kapag nag-place ka ng order, kadalasan pending pa yan. So, di ba minsan kapag sarado yung market is nag-open na 9:30 a.m. Eastern Time or 9:30 p.m. sa Pinas, and then nagsasarado siya ng 4 a.m. minsan naka-pending siya, di ba? Nag-place ka ng order, minsan naka-pending. Pag naka-pending, nandun pa lang siya sa bid. Ibig sabihin, gusto ko to bilhin ng ganitong presyo. Kapag bukas na yung market, mabilisan dyan yung palitan ng ng orders. Meron sa kabilang dako ng mundo, meron naman siyang gusto magbenta ng stocks niya. Yun yung asking price niya naman. Okay? So baka may makita kayo dito sa mga stock market charts and etc. na like this one. Ano ibig sabihin nito? May gustong bumili ng $299.65 ng kanyang 800 shares. Aggregate na to, yung groupings na to. Okay? Tapos merong isang gusto magbenta ng $299.69 ng kanyang 1,200 shares. As a beginner, as an investor, di mo na kailangan pansinin or maging specific sa bid and ask price. Okay? Pero okay pa rin na malaman naman kung ano ibig sabihin ng bid and ask. Okay? So, in addition, ito, kapag nagpunta ka sa Yahoo Finance, or usually mga stock quotes, or pag magpupunta ka, madadaan ka news, ito yung madalas mong makikita. Okay, actually, yeah, hintayin natin yan. This one. Okay? Ibig sabihin nito, at the closing ng nung Friday, 4 p.m. exactly, yung pinakahuling bought na stock is sa presyo na $299.87. This one is the company name. This is the symbol. Okay? And then ito yung ikinababa niya or ikinataas for that day. As you can see, bumaba siya ng red market tayo ng Friday. Bumaba siya ng $5.35. That's a 1.75% ng Microsoft. Okay? This is this one. This is bull market and bear market. Right? The reason na bull market because pataas yung toro ng bull is pataas daw siya. So anything na pataas or positive yung outlook mo is called bullish or bull market. So we're going to use it in a sentence. Pwede man sabihin, ay bullish ako ngayon. Bullish ako dyan kay SPY. Bullish ako kay Microsoft. Diba? So, baliktaran naman nun, it's bear market. Okay, so yung sabi nga raw, the reason kaya bear yung tawag is kapag nag-pounce daw yung bear is pababa. So bearish or bear market. So if you're going to use it in a sentence is, oh ano ka ba ngayon? Ano ka mas na yung stocks mo? Bearish ako ngayon eh. Bearish yung portfolio board, bearish yung ano natin ngayon, yung market natin.
Pero long term, bullish naman siya. Ibig sabihin positive or pataas. Okay? I mean, by the way, if you do have questions, just put it in the chat. So, ito. This one, another one, is limit order. Meron tayong dalawa. Okay? Una, limit order. And ito, market order. Market order. Okay? Ang limit order, balik tayo sa taas. Ang limit order, ibig sabihin yan, gusto mo bilhin yung stock kapag nasa specific price lang siya kasi sa tingin mo bababa pa. Kulang yung budget mo. Okay? Example niyan, itong sa Microsoft, ang presyo niya is 299.87. Feeling mo, bababa pa siya ng 290. Diba? Pag gusto mo hintayin yun, pwede ka mag-place ng limit order. Nandun naman yon sa ating go trade. Ito siya. Set a limit price. Pero, this is usually pwede lang kapag medyo active trading ka kasi it requires you one minimum share. Okay? Usually, what we are doing is selling on market. Buying and selling on market. Market price. Ang ibig sabihin na market price or market order is bilhin mo yung stock whatever the price is the moment you place an order. Okay? Kasi yung mangyayari nyan, okay? Kapag bukas yung market, yung presyo ng stock pataas, baba, sobrang bilis. Kasi mapapansin mo sa go trade mo, nagpapalit-palit ng values o napapanood yung TV na palit-palit ng values. Instead of you placing limit order, you can place a market order. Ibig sabihin nun, the moment na kinilik mo, pop, bibili na siya kung saan man siya matapat na na price. For investors, we buy market order, okay? We buy it at market order, okay? Next naman is, meron tayong tinatawag na volatility. Ito, this one, ito sa kanan. Volatility. Nakikita mo, apoy. Ang ibig sabihin ng volatility is yung gaano kabilis. Yung baba, taas ng presyo ng stock market, ng stock price. For investors, mas prefer natin ang low volatility. Okay? So, ibig sabihin yan, instead of ganyan, and high volatility yan, ganyan, parang, yan, so ganyan, sobrang, yan yung high volatility. Ang gusto natin, ganyan, maliliit. Okay? Pero pataas. This way, mamamanage natin yung risk natin at saka mas makikita natin yung kusan direction. If bullish ba yung price or bearish. Kasi kapag sobrang bilis at sobrang taas, sobrang bilis ng paggalaw niyan, hindi mo malalaman eh kung saan talaga yung overall direction niya. Here's an example. Hanap tayo ng volatile. Volatile is usually BTC and Bitcoin. Ito yung ibig sabihin ng high volatile. Okay, high volatile yung word. Ang volatile naman yan, taas naman ang volatility niyan. Ang ibig sabihin nun, okay, itong chart natin, full screen. Ito, at nakikita mo yung ano ko, yung cross ko. Taas, baba. Sobrang taas, sobrang baba, sobrang taas. So, di mo ngayon alam kung nasaan ka. Kung itong next price na to, di mo alam kung tataas yun or bababa eh. Pwede din bumaba yan ng ganito kababa. Okay? Ang big sabi dyan, high volatility. At saka sa ating mga investors, ayaw natin ng high volatility. Kasi gusto natin yung natatansya natin at alam natin that it's trending up.
One, isang magandang example ng low volatility, okay? It's Yan. Okay? Ito ay low volatility. Ibig sabihin ko dito is instead of ganyan, babataas siya, matataas yung swing, maliliit. Is yung babataas niya, maliliit lang. Pero alam mo, napataas siya, unang tingin mo lang, mukha siyang bundok na pataas. Okay? Ito yung gusto natin. Kasi we know na pag bumaba siya, aangat din siya. Kaya ang gusto ng investing group natin is si VOO or SPY. Kasi diversified na at saka tansyado mo na aangat din yan, even though itong this one, this is COVID eh. Yung March 2020, bumagsak siya. Maraming natin aangat kasi low volatility naman siya. At saka diversified na yung hawak ng stock. Compared sa dito na tayo. Ano bang pangit na si Pfizer yata magulo dati. Ba't na out palagi si King? Connect ko na si King. Magandang internet ko ngayon ah. Booking Holdings. Hanap tayo na magulong stock. May uptrend pa rin siya. Ano ba magulong stock? AMC. Ito. This is high volatile stock. Off niyo muna po yung YouTube. Ba't may naka-YouTube ba? At sa akin? Naka-YouTube ba ako? Ito talaga ba? Sampaling kita eh. Kikpakik nga to! Pakikik nga yan! Wait ha, asa na yung... Balik tayo. Sa sinasabi ko, iwas tayo sa high volatile. Ang high volatile, isang iglap lang tataas at isang iglap bababa. So hindi mo na nga alam ngayon, wala na ngayon siyang history na umaangat siya over time. Ang gusto natin is umaangat siya over time, which is katulad nga ni Boo. Ayan. Umaangat siya over time. Hindi siya pawipso-wipso. Okay? So going back, yan si volatility. So how do you use it in a sentence is, nako, ang taas ng volatility, it's low volatility, it's high volatility. Investors like low volatility stocks. Okay? Itagay IPO. IPO, ibig sabihin, initial, I, public, P, O, offering price. Ibig sabihin ito, dito tayo kay Microsoft ulit. Okay? Ito yung pinakaunang-unang-unang presyo niya bago siya maging 299.87. So this is way, way back, 86. So mga 11 cents lang siya, adjusted na yan ah. So mga splits and then mga dividends. So, ay, check nga natin. How much did Microsoft IPO? $28. Yan, so di pa siya kilala niyan. $28, around 86 dito, pinanak nito. So, yan. So, kung kayo, may bagong IPO dyan, good day. Any insights for 80K, JNK, ATF? Later. Balikan ko yan later. So, secondary offering. It means, you don't need to know secondary offering. What you need to know is blue chip stocks. Ibig sabihin natin industry leading companies. Okay? It's best to invest sa market leaders. Kasi yung mga small companies, they follow Apple, they follow Microsoft, they follow Nvidia. Pag mag-invest ka sa small companies,
why not invest din kay large companies? Kasi mahal. Hindi naman. Kasi even though ito yung common misconception eh. They think na mahal si Microsoft, pero it still grows. Kasi na sila na yung nauna sa lahat. Kahit anong ibenta nila dyan, bibili nila. It will still grow even though you think it's expensive. So, of course, we do have ETF. ETF. It's a basket of stocks. Ito yung gusto natin para ma-spread out yung risk natin. Day trading, ibig sabihin is, bibili ka ng stock, okay, ng company stock, 9:30, Wednesday. Binenta mo ulit Wednesday din. Tapos kinabahan ka. Okay. Kapag ginawa mo yun, nagbumili ka at binenta mo all within the same day, so you have two trades, okay, two orders, buy and order and sell order, warning yun sa go trade. May mapapansin ka kay go trade na may warning ka na pag nag-day trade ka, kasi si SEC way back before nag-decide sila na yung dapat lang mag ang day trading is risky. Okay? Pwede ka lang mag-day trade kapag may $25,000 ka. Ibig sabihin, you have enough money in order to play around and to gamble. Which goes to the idea, long-term investing is safer than active trading. Thanks, Dan. Which goes back that long-term investing is safer than active trading. Kasi even SEC itself gives warning kapag nagde-day trade ka. Pwede ka naman nila pagbigyan. Kasi siyempre, pero mo yun. Pero you need to have $25,000 there. Ibig sabihin ng portfolio, nakikita mo dyan, it's like a briefcase. Yan yung collection of stocks mo. Okay? Pag medyo nasanay-sanay ka na, tumagal ka sa investing group natin, minsan mag-uusap na lang kayo, oh, kamusta yung portfolio mo? Ito, yung Apple stock ko, ganyan. Microsoft ko. Yung Nvidia ko. Si Facebook ka, medyo nag-down siya. Pero meron naman ako VOO. Yan yung mga kind of sophisticated na magsalita. Okay? Pag, let's say, actually, you know what? If you do have friends that talks about investing in investment, I suggest to keep those. Kasi, mas maganda if you surround yourself with people na it's on to progress. So portfolio again is a collection of investment owned by an investor. O kamusta na yung port mo? Port yung para nickname sa atin sa Pinas. Port. Portfolio. O kamusta na yung portfolio mo? Pag may sinabi ko, kamusta na yung port mo? That's portfolio. Ito maganda. Una, rally. Rally. Isipin mo, rally sa luneta. Ibig sabihin yan, rapid increase on price level. Uy, may market rally tayo ngayon. Yun ang ibig sabihin, market rally pataas. Nag-rally yung presyo, madami yan. Baba yung presyo. That's rally. How you use it in the sentence is, hey, may market rally tayo. Yung stock, yung Apple nag-rally kahapon na. Isipin, umaangat. O last week pa nag-rally yung ano ah, yung stock. So yun, sector is, kung saan parang industriya or sector yung company. Ibig sabihin niyan, si Apple, anong sector siya? Nasa technology siya. Si Bank of America, saan sector siya? Nasa bank siya. One last, what I suggest for sectors if going to invest in anything na may technology. Kasi si US stock market, medyo talunan dyan yung energy sector. Consumer staple sector, ito yung mga Walmart. Kasi bentahan ng mga Walmart, palaging pababaan yan eh. Yung mga nagkakaroon ng hypergrowth, it's always technology. Apple, okay, consumer discretionary, yan yung mga maisip na consumer discretionary. Pero communication, nandyan, and ilan lang yung sa communication, kasi sa media, Netflix, technology. So, you're going to invest in anything na related sa technology. Do not invest in banks kasi si banks limited lang siya ng SEC na magbenta to get more income.
limited din. Siyempre gusto natin mag-invest sa kayang makakuha ng mas maraming income para sa ating stock shares. Symbol, ang symbol is the unique code sa company. Katulad nito, si AT&T, a unique code niya is letter T. The reason na may symbol tayo kasi pwedeng sabihin, oh, bumili ako sa Starbucks ng shares. Pag hindi mo alam yung symbol, may naligaw na investor, binili niya Starbucks, mali yung presyo niya, mali yung pinag-investan niya. Pwede ako gumawa ng Apple company, akala niya Apple, diba? So mali yung pinag-investan niya. So mahalaga ang symbol or stock symbol para malaman mo exactly kung saan ka mag-invest. Basically, that's it. Bye, guys. Maraming salamat. Bye-bye. So, that's it. I hope may natutunan ka today. I hope you learned something. If you did, please do not forget to like and subscribe for more videos like this. Bye.